Online na nag-file ng salary loan sa SSS si Christian Mark. Wala raw problema at mabilis niyang nakuha ang pera. Nag-file po ako noong April 12. Then after April 12 po, ng mga 5 days po, nakuha ko na po. Mas madali po siya pag ano po, online po. Sa cellphone or sa website po nila. Todo hikayat ang SSS sa mga miyembro na makipag-transaksyon online sa my.sss website o sa enhanced SSS mobile app. Mas mabilis umano ang bagong mobile app kung saan pwedeng makita ang status ng benefits na inaplayan, payment contribution at application ng salary loan. Upon submission of the loan application, that application will go to the employer for certification or approval. Once approved, yun na po ang start po para po i-process na yung kanyang loan application. Pero kahit may enhanced app na, bukas pa rin ang SSS sa face-to-face transactions, pero kailangan by appointment. Sa ibang sangay nga ng SSS, bawal pa rin ang walk-in dahil sa banta ng panibagong COVID variant. May iba kasing transaksyon na kailangan talaga ang personal na pagsumiti ng requirements. It is very convenient to use the mobile app, really. But we will still entertain walk-in, face-to-face members going to the branches. Samantala, dahil sa pandemya, mahigit 1 milyong SSS members ang hindi nakabayad ng kontribusyon. Mula 17.6 million members noong 2019, bumagsak ito sa 16.1 million na lang o bawas kita sa SSS ng 19 billion pesos. Our investments that helped that we retired during the year helped us sustain and paid all the benefits for the members, especially the pensioners. Ang Pag-ibig Fund, ang 38 billion pesos na regular mandatory savings noong 2019, naging 34 billion pesos na lang noong 2020 dahil sa epekto ng pandemya. Pero ang voluntary MP2 savings lumaki. Noong 2019, akala namin record-breaking na, ang nakolekta namin ng involuntary savings ay 12 billion pesos. Ngayong 2020, na nagulat pa kami, ay mas lalo pa siyang tumaas. So a new record, naging 13.2 billion pesos ang aming nakolekta. Sa unang bahagi ng 2021, unti-unting nakakabawi ang Pag-ibig dahil employed na ulit ang mga nawalan ng trabaho nung kasagsagan ng pandemya. Alvin L. Chico, ABS-CBN News.